Sabar raw sa dinukuan. Parado ko na pero. Sup bro? Yang pagapong gamay. Kuan daw pa. Morning. Kulin lang ko na. Problema na. Mga ka. May bago na sasakyan ang Happy Islanders. Mukhang malayo ang mararating nila sa sasakyan na ito. Kulay itim at napakalaki. At excited si Ellie at Lilo sa pagsakay dito. Lilo! Hi! Si Lilo naman ay masayang laging nakakalabas at nakakakita ng magagandang tanawin. Ang sabi ni Andy ay deserve ito ng mga bata na lumaki sa lugar kung saan marami ang ma-explore na bagay outdoors. Upang matutunan nila kung ano ang mayroon sa nature, pati na rin makilala ang mga sarili nila. Kung paano mamuhay dito. It's a wonderful way to feed their curiosity. Ma-widen ang kanilang imagination at ma-improve ang kanilang observational skills. Dumating naman na ang mga gamit nila sa Manila at super loving ito ni Kowa na higanan niya agad ang wooden bouncer niya. Pati rin si Lilo ay na-miss ang kanyang akyatan. Sa wakas ay may playground na sa labas si Lilo. Ang kanilang puno ng avocado naman na itinanim simula noong umalis sila sa Siargao ay halos kasing laki na ni Ate Ellie. Soon, makaka-harvest na sila ng yummy avocado. Si Ellie naman ay marunong na mag-shopping. Kasama ang kanyang dalawang kaibigan, nagpunta sila sa bayan ng Siargao upang mamili ng mga magugustuhan nila. Enjoy talaga si Ate Ellie sa lugar na ito.
vegan food din pala dito sa Siargao. Kaya bagay na bagay sa mga taong may hilig sa vegan food. Lalo sa part ni Ellie ay vegan family sila. Sinasanay niya ang kanyang mga anak kumain ito.